Naku po mga kababayan ko, i-debunk natin yung sinasabi nito. Number 1, Pangalin, walang binabayad sa amin dito. May piso, wala. Sa pag-uusapan natin, natingin natin sa 2 parts to, mga kababayan ko. May katotohanan ba sinasabi niya? Bakit hindi nilabas ni Pinoy? Bakit daw sinasabi niya na pinagkaisahan daw siya? At ngayon naman mga kababayan, pinapuputok na naman na may gugurgur daw sa kanya. 2022 pa lamang, marami nang gumugurgur sa'yo, sabi mo. Until 2024, gugurgurin ka pa rin. O sige, pag-usapan natin to ngayon, mga kababayan ko. Yeah, so mga kababayan, kaya ngayon, binabadali nila na kayo ay magurgur ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Kasi alam ni Kuting na hindi na siya magtatagal. Sabi ko nga, hindi na siya aabutin ng Pasko. Hindi na daw aabutin si Pangulong Bongbong Marcos ng Pasko. Eh paano mo naman sabi na hindi na aabutin si BBM ng Pasko? Baka ikaw ang hindi na aabutin ng Pasko. Ay nako, may revelation 'yan. Etong si Maharlika, hindi na aabutin ng Pasko. Ayoko, hindi na aabutin 'to ng Pasko, promise. Mga kababayan ko. Bakit, mga kababayan ko? Eh ngayon pa lamang mga kababayan ko, sunog na 'to. Susunugin na kita dito. Kasi tustang-tusta ka na sa lahat eh. Tutustahin pa kita. Mga kababayan ko, tuloy. At ang makikita natin, ano ba dapat ang ginagawa, mga kababayan, ng taong bayan? Okay? Ano ba ginagawa ng taong bayan kapag ito ay what? Ito ay nakikita nyo na, na ang isang presidente ay nasasangkot sa iskandalo. Pero ano ang ginawa ni Kuting? Siyempre, pagsisinungalingan niya. Nung siya ay pinagbintangan ni Duterte, doon sa Maisog, nagpinagbintangan, binukilya ni Duterte na si Marcos Jr. ay nakita niya sa PDEA report, which is ito, okay, na siya ay sangkot sa pagpupulburon. Ang sagot ni Marcos Jr. doon, eh, nagpipenta nila din naman ikaw eh. Ay, mali, eh, nagpipenta nila naman niya ikaw. Nakita ba ni Pangulong Bongbong Marcos, pinuhit niya ba na nagpipenta nila si BBM? Baka ikaw. Diba? Alam mo, Gina G ka kay PBBM ngayon, day. Halatang-halatang pikon na pikon ka! Oy! Oy, babaeng walang leg! Makinig ka! Alam mo, ang totoo niyang ganito. Si BBM, mga kababayan ko, rumibat kay PRRD. Okay? Ang sabi ni PBBM ng Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya ganito, literally. Sabi niya, baka epekto yan ng fentanyl. Hindi sinabi ni BBM na, ikaw Duterte, nagpe-fentanyl ka. Si BBM may sinabi pang baka epekto yan ng fentanyl na tinake niya past 2 years ago. Mga kababayan ko, kasi yung fentanyl, mga kababayan ko, ang dinadamage nun, hindi lang yung pinapamanhid nun, hindi lang yung yung sakit sa katawan sa likod ni PRRD na sa pagkakasemplang niya. Tama ba ako? Hello po, Ma'am Eva. Hindi lang yun. Ang pinapamanhid din nun, mga kababayan ko, pati utak ng tao. Kasi yung sangkap ng fentanyl is opyo na nakaka-high. Mga kababayan ko, na isa rin sangkap sa paggawa ng pang-high. Di ba, mga kababayan ko? Mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, yun po ang opyo, mga kababayan ko. Pero, doctor prescribe siya. Pero, pag dinake yun, kailangan may doktor kang kasama. Mga kababayan ko, so balik naman tayo dito, debunk natin. Ito naman, ito para opinion ko to ha, para ma-debunk natin siya, mga kababayan ko. Ito, teka lang, ano ba yun? Madumi. Ito, mga kababayan ko. Ito po mga kapatid ha. Ito naman ang kay Maharlika. Nagpakita lang siya, for example, mga kababayan ko. Sabi niya ganun, mga kababayan, no. Sabi niya ganun. Ito na! Ito na Marcos Jr. ang magpapabagsak sa'yo. Ito na, sabi niya ganun. Ito na Marcos, sabi niya ganun mga kababayan ko. Nagwawala siya.
Oo, sabi niya talaga, mga kababayan ko. Nagwala na nagwala si Bokeke, mga kapatid. Diba, sabi niya. Oh, eto na! Sabi niyang ganon. Oh, yan, sabi niya. Mga kababayan ko, eto na, Marcos Jr.! Eto na yung ano, eto na yung magpapabagsak sa'yo hanggang December ka na lang! Gaganon si ano, Bokeke, mga kababayan ko. Nagwawala! Nagwawala na nagwawala si Bokeke! Mga kapatid, eto na magpapabagsak sa'yo, Marcos Jr. Nakikita mo ba to, Marcos Jr.? Eto na magpapabagsak sa'yo. Wala ka ng kawala. Hawak na namin ang ebidensya. Kailangan mo na mag-speak up day. Diba? Mga kababayan ko, kailangan tumayo kayo. Men in uniform. Nagwala ka ng nagwala ng ganyan dyan. Diba? Tirada ka ng tumirada ng ganyan. Sabi niya ganon, i-upload ko to sa Twitter! I-upload ko to sa mga TikTok! I-upload ko to sa mga ganito, mga kapalangga! Nagwala! Nagwala nang nagwala doon sa social media. Ngayon yung taong bayan, yung mga utu-utong follower niya, naniwala naman! Saan kayo makakita, mga kababayan ko, ha? Saan kayo makakita? Hello, Ate Rowy. Saan kayo makakita, mga kababayan? Ang meral ko nga eh, oh. Ang meral ko, meron kang account, meron kang, sorry, hindi ko na mapakita yan ako, ha. Meron kang account number. Magpile ka ng kaso, meron kang control number. May, lahat ng ano, magpapile ka, control, may control number. Yung sinabit niya na ebidensya, walang control number. Di ba kalokohan? Oh, yan, di ba na? Na-debunk na naman natin siya dito, mga kababayan ko. Di ba? Ang problema sa kanya kasi, mga kababayan, sobrang hype niya. Totoo. Pag sinabi niya ganun, eto na! Marcos Jr.! Kapagsak niyo na kayong dalawa ni Lisa! Hanggang December ka na lang! Ganyan lang siya, mga kababayan ko. Di ba? Napaka ano, napaka comedy niya tignan. Saan kayo makakita? Nagpalabas lang ng papel, naniwala naman yung mga ugok. Di ba? O, sabi niya pa dito. Di ba? Baka yan ang effect ng fentanyl. Di ba? Yun ang kanyang solution, ang kanyang sagot. Na dapat kapag ganito na, na nasasakdal sa iskandalo o nasa gitna ng iskandalo ang kuting noong 2022 pa. And also, hindi lang pulburon ang nasapang ang kinasasangkutan nila. Well, pulburon, again. Oh, hindi niya na alam sasabihin niya. Well, pulburon, again. Napapansin nyo, look at his eyes, mga kababayan ko. Kumahanap siya ng ang pinaka to, ha, ito, psycho ko sa kanya to, ha. Kumahanap siya ng palusot, another palusot doon sa viewers titingin siya. Tapos nag-iisip yung left brain niya ng ano ma, no, I'm not, hindi ako weird, ha. Nag-iisip yung brain niya ng susunod na sasabihin niya. Supposed to be, hindi niya alam yung sasabihin niya dito, kaya nahihirapan siya. Hirap siyang i-catch. Totoo lang. Tuloy natin. Ayan, di ba? Mga kababayan ko. O, ngayon, alam nyo na. Mga kababayan ko. Hindi pagpapalusot yon. O, sabi niya naman dito sa isang ano niya. Didibank natin, mga kababayan ko, ha. Didibank natin siya. Kanino din naman ikaw, eh. Di ba? Baka yan ang effect ng fentanyl. Di ba? Yun ang kanyang solution, ang kanyang sagot. Na dapat, kapag ganito na na... Ang gusto niya kasing mangyari pala dito. Dagdag ko lang, ha. Patulan siya ni Marcos. May sayad ka ba? Hindi ka papatulan ni Marcos Jr. to be honest. Kasi pag pinatulan ka ni Marcos Jr., number one, pakasabihin ng tao, sinisigil ang demokrasya. Kasi pag pinatulan to ni PBBM, ang sasabihin nito, mga kababayan ko, ganyan na naman, no? Nilabas ko yung papel mo, Marcos Jr.! Nilabas ko yung papel mo, Marcos Jr.! Sinisigil mo ang kalayaan ng aming pagbabalita! Susundan na naman yan nung kalbo, tsaka nung unggoy, doon sa isang programa. I-echo na naman ni Eric yan. Mga kababayan ko, tama ka, Maharlika. Totoo nangyayari. Ilabas natin yan.
Susundan naman ng tatlong bugok yan. Susundan naman ng mga balasubas vloggers yon. Magmumukhang authenticate kasi marami nagko-content. Pero, mga kababayan ko, in the reality, alam ng taong bayan ang kalokohan nila. Diba, mga kababayan ko, this is true. Alam ng taong bayan ang kalokohan nila. Tayo, dinidebunk lang natin to, ha? Tuloy natin. Oh, sabi niya pa dito, yan ang totoo doon. Dinidebunk lang natin sinasabi nila. Common, because common lahat eh. Lahat common. Nasasakdal sa iskandalo o nasa gitna ng iskandalo ang Putin noong 2022 pa. And also, hindi lang pulburon ang kinasasangkutan nila. Well, pulburon again. Oh, yan. Pulburon again. Oh, tingnan niyo susunod yung sasabihin dito. Oh, yan. Ito na. Sabi niya daw dito, mga kababayan ko, ipopost niya na daw, ha. Forward ko to sa inyo. Awan, ilagay ko sa Facebook ko. Itong galing sa PIDEA. Walang maglakas ng... Sabi niya, galing sa PIDEA. Galing sa PIDEA yan, sigurado ka. Hindi maglalabas ang PIDEA ng ganyan para ibigay lang sa'yo. Loob na ilabas ito dahil takot sila kay Kuting dapat ay kay San Marcos Jr. Administration dapat noon pa ito inilabas. O yan, magtaka kayo, bakit noon pa dapat inilabas yan? Diba? Di ba mga kabayan ko, mag-isip tayo ngayon. Isipin yung mabuti. Ang Marcos administration at ang Noynoy administration, hindi magka-close yan. Alam niyo yan, mga kababayan ko. Bakit kung sinasabi niya si Noynoy, hindi ilalabas yung kasiraan ng Marcos? Aba, di malayon. Tuloy natin. Mag-isip kayo, ha? Pero bakit nisa sa kabila ng bakbaka nung 2016 sa election? Ayan, siya nagsabi niya na bakbaka nung 2016 sa election, hindi lumabas yan. Then 2022, wala kayong, hindi ito lumabas. Ayan, sa bibig mo nang galing, hindi yan lumabas. Bakit yung papel na yan, sinasabi mo, 2012, way back, the president, late president, Benigno Simeon Aquino, Kuwangco Aquino, Ninong Pinoy. No? Bakit hindi nilabas ni Pinoy yan? Mga kababayan ko, hindi, imposible. Alam mo, tingnan nyo ha, gagawin tanga ni Maharlika kasi Pinoy dito. Mga kababayan ko, tingnan nyo mabuti, gagawin tanga ni Maharlika kasi Pinoy. Why? Kasi nung panahon ni Noynoy ay mga kasabwat din ni Lisa Tanas ang ibang cabinet secretaries ni Noynoy. Yan ha, nakita nyo ha, cabinet secretary ni Noynoy. Kasabwat daw ni Lisa. Tuloy. Kaya I think hindi ito alam ni Noynoy. I think hindi daw alam ni Noynoy. Isipin nyo mabuti. Presidente si Noynoy, mga kababayan ko, everything alam niya because he is the chief of staff. Okay? Mga kababayan ko. At yung sinasabi mong nakita ni Presidente Duterte yan noon, mga kababayan ko. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, ang pinakamalupit pala nito, mas nakita ni Mayor Duterte that time. Yung confidential ng PIDEA, ganun ba yun? Di ba? Alam mo, ang pinakaunang-unang nakakakita niyan, mga kababayan ko, ha? Unang-unang presidente. Hindi, ginagawa mong tanga si Pinoy, mga kababayan ko. May pinag-aralan naman yung dating senador na naging presidente. Mga kababayan ko. So sa makatuwid, pinalalabas niya dito, mga kababayan ko, hindi nakita ni Pinoy yon yung papel na yan. Pero si Duterte na mayor, nakita ni Duterte. Ganon. Ganon ang pinalalabas mo eh. Di ba? Napapaisip ba kayo? Mga kababayan ko? Oh. Mga kababayan, napapaisip na ba kayo? Yung mayor, nakita yung confidential ni Marcos. Mga kababayan ko. Pero si Pinoy, mga kababayan ko, si Pinoy, mga kapatid ha, hindi nakita na presidente ng Pilipinas. Kanino una magre-report ang PIDEA? Kay Duterte ba during that time? Ah. Diyan pa lang eh, makikita nyo na, di ba? Niloloko tayo, mga kababayan ko. Di ba? Mga kapatid, hindi nyo napansin? Oh, tuwan-tuwa yung mga panatikong hibang niya, yung mga kapalanggana niya. Oh. Partida 2012, nasa Davao si Digong.
si Digong nakita niya yung ano, yung PDEA confidential. Pero si Pinoy hindi nakita yung presidente. So ibig sabihin nito, pinalalabas mo na nagtataksil yung mga PDEA at kay Duterte trusted yung mga PDEA. Oh. Mga kababayan ko. Ay, by the way, Maharlika, munti ko nang makalimutan. Magkaalyado si Pinoy at si Duterte that time. Abay, oo, magkaalyado si Pinoy at si Duterte. Diba? Oh, so nauna pa si Duterte nakakita kaysa kay Pinoy. Oh, sige, palusot mo. Sige, tuloy. Kaya, kasi kung alam ni Noy Noy to, lumabas ito. The fact na galit sila sa Marcos, dapat lumabas ito. Tama ka. The fact na nakita yan, ipapahuli talaga ni Pinoy yan. Kasi mga kababayan ko eh, galit si Pinoy. Sa Marcos. Ayaw niya sa Marcos. Kasi yung history ng father niya, history ng ganito, talagang ilalabas ni Pinoy yan. Kung talagang meron. Ngayon, nagtaka ka sa sarili mo at napaisip ka ngayon sa content mo, bakit hindi inilabas ni Pinoy? Ay baka sinabi ni Duterte, huwag ilabas. Oo, huwag ilabas. Itago kay Pinoy. Baka itago kay Pinoy, no? Biruin nyo. Yung presidente, mas pinakinggan pa yung mayor. Ha? Lupit ah. Antindi. Diba? Pero I don't know, maybe God's intervention, God's will, I don't know. Kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Ano ang plano ng Diyos sa'yo? Sino ba ang Diyos mo? Kasi naniniwala kay Kibuloy, baka si Kibuloy yan. Tuloy. Kung bakit ngayon lang ito dapat lumabas? Ako rin napapatanong, bakit ngayon niya lumabas? Okay, dumaan ang presidential election ng 2016 hanggang 2022. Mga kababayan ko, tama? Ba't noong 2016, vice president pa lang siya, matindi ang kalaban niya, si Lenny Robredo, na nag-aagawan sila sa pwesto, bakit hindi lumabas yan? Tama? Napapaisip na ba kayo ngayon, mga kababayan ko? Matinding kasiraan ni Marcos Jr. yan na tumatakbong vice-presidente na matinding kalaban niya si Lenny Robredo. Bakit hindi lumabas yan 2016? Mga kababayan ko, bakit hindi rin lumabas yan noong 2022 May 9 election? Mga kababayan ko, bakit? Kasi wala talaga yan. At natatanong mo ngayon, bakit ngayon lang lumabas yan? Anak ka ng teteng, natural, kayo, ngayon lang kayo gumawa ng ganyan. Common sense, di ba? Oh. Lahat ng banat niya dito, very common sagutin. Kahit grade 1, maiintindihan ka at sasabihin sa'yo, sinungaling to? Tuloy. Hey. Isa pang palusot niya. Hey. Pakinggan nyo, ha? Dahil hinahunting na nila ako, mga... Eto naman tayo. Hinahunting naman daw si Maharlika, mga kababayan ko. Yan yung mga paragraph niya na sunod-sunod na matitindi. Wait lang, mga kapatid. Okay, tuloy. Mga kababayan ko. Ayan, ako, nasisingot pa ako. Minaamoy kasi akong maasim. Tuloy natin. Eto, ngayon mga kababayan ko, hinahunting naman daw siya. Hinahunting naman daw siya, mga kababayan, ha? Sabi niya ngayon dito. Kababayan, kaya itong mga kaso-kaso na ginagawa ni Lisa Tanas, okay, napag-alaman natin, mga palangga, it is their strategy. Ayan. Yung mga kaso daw ni FL, kaso daw na kinakaso sa kanya ni Puwi Quiñones, ni Abel Bacudyo, sinasabi niya na strategy daw po yun. Mga kababayan ko, strategy. What? Strategy? Strategy ba na sabihan mo si Puwi Quiñones na scammer? Strategy rin ba na sabihan mo si Abel Bacudyo na magnanakaw? Maharlika, hindi si FL Lisa ang gumawa ng kaso mo. Mga kababayan ko, ikaw. Bakit? Mga kababayan ko, simple lang. Bakit? Ba't ko nasabi? Koy, bakit mo naman nasabi si Maharlika ang gumawa nun? Nag-name drop ka ng pangalan ng tao eh. Siniraan mo eh. Natural.
defamation case ang ikakaso sa'yo. Hindi mo ba alam yun? Oh. Tapos isisisi mo kay Lisa pag kinasuhan ka ng mga fashion designer na yan. Eh bakit? Inupakan mo, siniraan mo in front of the social media. Maraming negosyo ang nawala sa kanila. Natural, pagbabayarin ka. Ngayon isisisi mo kay Lisa? Di ba? Strategy pala yun, no, mga kababayan ko. Para kay Maharlika, ganun ang strategy. Ang galing. Di ba? Tuloy. Okay, it is the strategy. Mga palaga-una, narasin ako na matakot ako para hindi na ako magsalita. Harasin ka, matakot ka na hindi ka magsasalita. Eh kahit naman may pumigil sa'yo, magsasalita at magsasalita ka pa rin eh. Para kang puwit ng manok. Para kang puwit ng manok, Maharlika ka. Alam mo yun? Para kang puwit ng manok na ganun. Plok, 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 plok. Ganun ka ng ganun. Diba? Pupo ka ng pupo ang lumalabas sa bibig mo. Walang pipigil sa'yo. Si Duterte nga hindi ka pinipigilan kahit binanatan mo siya. Si Pinoy hindi ka nga, hindi ka nga pinatulan eh. Kahit gumaganyan ka. Si Presidente Bongbong Marcos pa kaya, si FL Lisa, papatulang ka. Yan tingin sa'yo dito sa Pilipinas, baliw. Oh. Parang Rocky lang. Diba? Tuloy. Ang target ng gobyerno ni Kuting, hanapin ako para tuluyan ng manahimik at kitilin nila o gurguri nila. Ayan. Bintang. Oh. Planong hanapin ka, para kitiling ka, para anon. And to be honest, alam nga nila na nasa California ka eh. Diba? Oh. Pinasumon sa'yo yung papel. Nagtago ka pa. Sabi mo yung sabi noon landlady, nagtago ka pa after ka isumo ng korte sa LA, sa California. Anong nangyari? Nagtago ka. Nag-iba-iba ka ng bahay, di ba? Oh. Nag-iba-iba ka ng bahay para sabi mo, para masabi mo na kasi tinataguan mo yung ano eh, investigator. Alam mo kaya, alam mo kung masama ang Marcos, kung masama sila, anytime kaya ka nilang ipagurgur eh. May pera naman yung mga yan eh. Pero napakabait ng mga Marcos eh. Kahit binabastos mo sila, hinahayaan ka lang nila. Bakit? Tinatawanan ka lang. Kasi nonsense yung mga sinasabi mo sa social media. Diba? Tuloy natin. Dapat ninyong malaman. Kaya dyan sa Pilipinas, no wonder, takot din yung ibang magsalita. Paano matatakot magsalita eh dito? Eh, nung nakaraan nga nung nag-rally kayo, nag-iingay nga yung mga buisit. Anong takot magsalita? Sa Pilipinas, takot daw magsalita? Mga kababayan ko? Takot magsalita yung mga tao? Eh, nung nag-rally kayo, ang dami-dami nyo nag-iingay ang tatapang ninyo. Gusto nyo na nga sumugod sa Malacanang. Diba? Mga kababayan ko, gusto nyo nang sumugod sa Malacanang during that time. Nag-iingay kayo na nag-iingay. Ang tatapang. Eh, ang dami nyo ang matatapang dito. Kaso nga lang, walang bayag. Yung isa, prayer rallies, puro mura. Yung isa, mananampal. Diba? Maharlika? Ikaw, takot sa kaso. Tuloy. At ako, mga kababayan, sabi ko akong ito ang aking misyon sa mundong ito para isigaw sa inyong lahat na meron kayong bangag na presidente. At noon pa, ay binili na. Okay, ang term pala na ginamit, palangga, yung raid na supposedly na si Kuting ay may kalaboso, ay binili na o binayaran o binribe na. Ito, ni Lisa Tanas. Binribe na ni Kuting at ni Lisa ang tiwali ni Noy na cabinet, isa sa cabinet secretaries ni Noy Noy. Ba't din niya mapangalanan yung cabinet secretary? Diba? Para hindi harangin kasi ang PDEA is under what? Ayan o, Republic. Oh, under what? Under what? Oh, ano na? Tuloy, pinakinggan lang natin para malaman ng taong bayan ha. Yung paano yung ginagawa niyang kasinungalingan. Republic of the Philippines, Office of the President. Oh, Office of the President pa. So, ibig sabihin, hindi mo pangal...
ibig sabihin, yung pumirma dyan sa sinasabi mo na ano, hindi nyo mapakita kasi bakit? Walang maipapakitang team leader. Peke! Tuloy. Kaya, ina-analyze ko kung sino yung ito, anong galit na galit kay sa mga Marcos, di ba? Dahil sa ginawa ng sa kanilang ama, yun ang mga makaraanghing pagyayari. Bakit hindi alam to ni Noynoy? Kasi nga, pala, ang isa sa tabi na... Huwag mong idahilan na hindi alam ni Noynoy. Tandaan mo, hindi talaga alam ni Noynoy yan kasi wala naman talagang ebidensya na ganyan. Ginagawa niyang, ano eh, ginagawa niyang tanga si Noynoy noon. Presidente yun. Secretaries ni Noynoy ay binili na, kinausap na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. Kahit kausapin pa ni Lisa yan, makakarating at makakarating sa presidente yan kasi may magchuchuchut, may magchuchuchu dyan. Di ba kayo nakakapag-isip, mga kababayan ko? Walang hindi malalaman ng presidente pagdating sa loob ng issue sa government. Number one, Marcos ang kalaban niya. Pinapaikot-ikot tayo nito ni Boqueque eh. Tuloy. Na huwag ituloy ang pag-raid sa kanila kahit nasa PIDEA na, mga kababayan. Kahit nasa PIDEA daw, huwag daw ituloy yung pag-raid sa kanila. My God. Oo. O, ito pa. Kahit na gayon dyan. Eh. Ito yun, ito sinasabi ko sa yung mga sinabi ko, binanata, ginamit niya. Tingnan niyo ha, yung mga sinabi ko sa kanya, yung mga sinabi ko, kinontent ko, binanatan niya, tuloy. Ito nanginginig niya, body putar, nanginginig daw. Teka lang, yung mga sinabi ko sa kanya, ito ha, sinabi niya eh. Ni Marcos Jr. na huwag ituloy ang pag-raid sa kanila kahit nasa PIDEA, mga kababayan. Pakinggan nyo. Kahit na ganyan dyan, Marley ko nanginginig niya, body putar. Bakit nanginginig ka naman talaga eh? Lahat na sinabi ko sa'yo, Marley ka, kinontent mo ako. Sige, magbibigyan kita. Nanginginig daw ako palangga. Nanginginig na magbabayad ng $100 million. Gaga, sabi ko $2 billion. Walang 100. Nanginginig ka naman talaga. Tignan mo, manginginig yan. So one, lalampasuin ko kayo sa courtroom. Lalampasuin mo ako sa courtroom? Eh umuwi nga sa Pilipinas, di mo magawa. Paano mo ako lalampaso sa courtroom? Eh sa Pilipinas nga, hindi ka makauwi. Diyan ka lang sa Amerika matapang. Tamay na nyo. Ready na ba kayo? Lahat kayo? Ah, ready na ako! I challenge you, Marcos Jr. Kayo! Gigil na gigil siya dito. Tingnan nyo. I challenge you, Marcos Jr. Oh? Tingnan mo yung tsura niya, no? Kayo! Nagiging ano siya, nagiging nakakatakot. Nakakatakot, mga kababayan ko. Tuloy natin. Oh, Pideya, to file a case here in America. Eh! Pideya, magsasampa ng kaso sa Amerika, umuwi ka sa Pilipinas, matapang ka, di ba? Ang tapang-tapang mo, para kayong bata mo na humahawak ng mangga. Baka walang balls. Nakikita niyo yung what happened to Maharlika, mga kababayan ko. This is schizophrenia. Mga kapatid, Maharlika, pwede ka na sa Mandaluyong. Welcome ka doon ni Abalos. I-welcome ka ni Abalos doon. Tuloy. Dito tayo, dito nyo total. May hindi naman kayo mang ano, manindak-nindak. Akala nyo papasindak. Kasi, ipapaporensik natin to. No, actually, this is not the one. Ay, game tayo dyan. Forensic natin yan para malaman. Kasi yun ang yung original. Okay? Oh, hindi yan ang original eh. Kasi wala namang, ang original printed niya, nandito lang yan. Ngayon, ipapaporensik natin yan, mga kababayan ko. Number one, sablay. Oh, I challenge you, Maharlika. Oh, simple lang. Lie detector test tayo. Oh, sige. Hamunin kita. Mga kababayan ko, isa lang tanong ko sa'yo. Isa lang tanong sa'yo. Paid ka ba ng China? Itong mga China vlogger na to, titindi magparatang eh. Tuloy. Eh, ito, picture lang ang sinasabi ng bonggang-bongga. Pero original, nasa safe. Okay, nasa safe. Nasa safe daw yung original. Deposit box. Di ba gusto niyo kung kitigan ng buhay? Eto, magkakataon nyo na. Nasabihin sa buong mundo, napahiyain ako sa buong mundo. Pag ako natalo dito, wala nang maniniwala sa akin. Wala talagang maniniwala na sa'yo. Matagal na. Alam mo, pag natalo ka talaga dyan,
wala na talaga ang lahat na maniniwala sa'yo. Eh, nung umpisa pa lamang, wala nang naniniwala sa'yo. Inalikuran ka ng mga Marcos loyalist. Inalikuran ka ng taong bayan. Tapos ngayon, tasabihin mo, huling bala mo na nga yan eh. Wala na talagang maniniwala sa'yo. Kaya ang gagawin mo, mang-aasar ka na lang. Di ba mga kababayan ko? Tama ba ako? Oh. Original, nasa safe. Okay, nasa safety deposit box. Di ba gusto niyo kong kitigan ng buhay? Eto, pagkakataon niyo na nasabihin sa buong mundo na pahiyain ako sa buong mundo. Pag ako natalo dito, wala nang maniniwala sa akin. Talagang wala talaga. Hindi maniniwala itong mga palangga sa akin. Kahit na ngayon ay mga papuri ang ibigay niyo sa akin, kapag ako'y nagsinungaling dito at napatunayan sa korte na si Marley tayo sinungaling, ay gumawa na ng kwento. You will change your heart. Ay, pinagluloko lang pala tayo ni Marley ka, nasayang oras natin. Matagal mo nang pinagluloko. Nasayang oras ninyo. May isang kayo makakita, di ba? O, papaporensik mo, number one, babagsak sa forensic yan. Paano pag pinaporensik natin yan, bumagsak yan, walang control number, paano na ma-identify? Eh, doon palang tandaan nyo, bagsak na kagad eh. Alam mo, everyone can make a piece of paper na ilagay mo doon, Bongbong Marcos at Bongit, mga kababayan ko. At ilagay mo yung maling spelling ng Isuzu, mga kababayan ko, para magmukhang legit. Kahit wala. Diba? That's why I challenge them to file a case against me until Friday. So para magbakbakan tayo kuting sa korte. Gusto ko na makabakbakan eh. Pero kita ko kung paano ka mabulol-bulol doon. Ano gagawin mo yung ginawa mo kay Trillanes? Alam mo, antayin na lang ito magbayad ng 2 billion. Kaysa pag-aksayaan ka pa ni Pangulong Bongbong Marcos ng oras sa US, wala ka namang kwentang puntahan dyan. Diba? Tuloy. Para mapatunayan natin sa buong mundo, once and for all, kung sino ang mother of fake news. Ikaw? Si Lisa Satanas. Hindi ka ba nagtataka? Alam mo, kasi simpleng hindi bang to? Na yan, na mismo ang picture niya, dun, ako ba, mga palangga, alindog ko dyan. Pakita lang natin ulit. Lababali. Tingnan. Malala na to. Malala na to si Maharlika, Diyos ko. Tuloy. Ayawa, mga... Oh, eto na lang eh. Eto na paulit-ulit ko sa inyo eh. Naginago kayo eh. Ayan. Sa tingin nyo, yan daw panggagago daw yung ano. Hindi panggagago yan, Maharlika. 2018 pa nga lang sa PCSO, gumagawa na sila ng ganyan. Bakit hindi mo ungkatin yung 2018? Bakit? Puro kampo nyo ba yung gumagawa doon? Yan picture lang yung pinuputok mo ng butche. Matuwa ka pa nga kasi hindi nga maganda yung pagkaka-edit nila eh, kasi alam nilang peke, mga kababayan ko. Peke yung picture, mga kababayan ko. Matuwa kayo, mga kababayan ko, edited. Kasi bakit? Kung totoo yan, matakot kayo dun sa nanalo. Diba? Kahit anong pukol ninyo. Pero ang totoo, mga kababayan ko, sa PCSO, way back 2018, meron 18 billion na hindi nire-remit sila sa Sandra Cam. Oh. Ayan na, nahalukay ko, ha? Tuloy. Ayan. Okay. Ngayon na lang, ipalangga eh. Oh. Oh. Loto. Oh. Loto. Oh, sino ngayon ang mother of fake news? Ayan. Ikaw. Na lang, ang mukha ni Hitag. Yung mga ganyan, ga-simple-simple, I saw this picture eh. Hindi ito official, mga kababayan ko, na nilabas nila nun. Masadyang pinapangit lang talaga nung kampo nung nilabakla itong mga pagkakataon na to. Kaya alam mo, kilala ko nang nagpapakalat niyan eh. Yun ang hipo nito, mga kababayan. Yun ang nagpakalat niyan. Tuloy. Ahas! Mula sa guru-guru hanggang sa puro-puro. Kung tuwa ka pa, mas may itsura pa nga si Lisa kaysa sa'yo. Ano na mother of fake news sa atin? Mula sa buntis ng 9 months hanggang sa buntis ng 3 years. Oh, mula sa 3 years pala. 3 years na buntis ang litrato, naging 1 year na lang. Oh, di ba? Tami na ninyo. Oh, yan, ipaporensik ninyo kung sino nag-edit. Yan, gamit. Tami na nyo, ginagamit yung pera ng bayan para dyan sa ano. Sabi nyo, pera ng taong bayan, eh, kahit sa cellphone, pwede mo gawin yan. Hindi mo naman kailangan na mag-edit ng ano, na pera ng taong bayan pag gagamitin mo. Cellphone lang, pwede magawin yan. Diyos ko, Maharlika ka, common sense. Huwag naman tayo ob-ob. Before pison, after pison. Ang
akin, ha, you, I challenge you. Total, feeling nyo, pag-aari nyo, Pilipinas. Ha? Sasalagin ko lahat ng ibabato nyo sa akin. Okay, di salagin mo lahat, bomba, ayan. Nang ibabato nyo. Alam nyo, mga kababayan ko, sa lahat ng sinabi nito, sa lahat ng mga pinukol nitong issue, mga kababayan ko, sa 10 sinabi niya, laging 11 ang mali. So, totoo lang ha, naging presidente si Pinoy, assessment natin, presidente si Pinoy, imposibleng hindi niya malalaman ang problema sa PIDEA. Kung, dahil siya ang chief of staff, mga kababayan ko, ha? Mga kapatid. Yan ang totoo doon, mga kababayan ko. Ha? Halatang halata, bakit? Oh, totoo. Halatang halata, si Maharlika, halatang halata sa pagsisinungaling. Bakit? Kasi yung pinibigay niyang ebidensya, wala, may dagdag eh. Mga kababayan ko, to be honest, may dagdag. Ha? Ito pa, tanong ko, bakit nga ba nila pinapaputok? Ito pa, pinakamasarap ito, mga kababayan ko. Ha? Bakit nga ba nila pinapaputok ang pulburon pagdating kay Bongbong Marcos? Diyan kayo magtaka, mga kababayan ko. Ito, babasagin ko siya dito. Kasi, pinapaputok nila ang pangalan ng Duterte. Pinapaputok nila ang pangalan ng Duterte. Pilit nilang ikinukunik na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng pulburon, Jadik, para mas maaalala nyo ang Duterte. Kasi Duterte, the trademark is anti-droga, mga kababayan. Pag narinig nyong clickbait nila yan, yun yung pinaka-clickbait nila para kagatin ng taong bayan. Now you know, lahat ng yan, mga kababayan ko, ng assessment nila na ginagawa, iisa lang ang pattern. Ang gusto nilang palabasin, masama si Marcos, gumagamit si Marcos, nilalabasan nila ng kung ano-anong ebidensya, nilalabasan nila ng kung ano-anong gawa-gawang issue para paputukin, mga kababayan ko, na si Duterte ay mabuti, si Duterte ay malinis, si Duterte ay sumusugpo sa droga. Yun lang ang lahat ng ito, mga kababayan ko. At the only way, mga kababayan ko, na mapapabagsak nila si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ay isa lamang, buyuin ng taong bayan, buyuin ng sambayan ng Pilipino, utuin po kayo, at bulaging kayo, linlangin kayo sa mga kasinungalingan. Kaya maging mapanuri tayo, mga kababayan ko, maging mapanuri tayo sa bawat sasabihin natin dito, dahil mga kababayan, iba po ang may alam pagdating dito. It's very basic na tibagin, it's very basic na pag-usapan, at basic na basic po para sa akin, nasagutin lamang dahil common sense lang po yung sinasabi ko sa inyo. Wala pa pong documents na hawak yan. Kaya mga kapatid, magsipag-isip-isip po tayo bago maniwala sa mga taong gumagawa ng mga maling balita.